dito po sa aming region, sa Cagayan Valley, dito po matatagpuan ang Pinat, capital of the Philippines, nandyan sa Cagayan po, Enrile Cagayan. Dito po sa region to matatagpuan din po ang Mungo, capital of the Philippines, na kung saan ang San Mateo Isabela sa Corn. We have the newly proclaimed Corn Capital of the Philippines, the city of Ilagan, Ilagan Isabela. We maintain our rank as top one in terms of production. Sa rice, we maintain our rank as number two. We have done research studies or projects to address climate change, like the development of varieties which are tolerant to drought. We conducted several studies na nanalisik tayo para sa mga sa fertilizer management. Meron tayong mga iba't ibang research-based projects para we can address ang food sustainability in the region. Una, we are doing the plant genetic resource conservation. At gusto nating mananaliksik pa sa mabuting paraan para sa integrated pest management. Because of the climate change, maraming lumalabas na peste sa ating palayan at sa kamaisan. At gusto nating i-enhance pa ang research and development sa livestock. From maroon to green, yun ang aming battle cry. Maroon, which means dilapidated, and green, ang ibig sabihin nun, fresh or modernized. We have 9 research outreach station and 2 compound as our regional office. And above all, we have modernized one-stop shop, Cagayan Valley Agricultural, Integrated Agricultural Laboratory, or CVL. The Cagayan Valley Integrated Agricultural Laboratory, or CBL in short, was established in support to research and development activities in the region. The Cagayan Valley Integrated Agricultural Laboratory has been designed as a one-stop shop laboratory which provides complete, modern, and efficient laboratory services. Unang-una yung Regional Soils Laboratory. Yung Regional Soils Laboratory is providing the latest analysis for soil, fertilizer, and provides also soil amelioration recommendations para ma-increase nila, ma-reach nila yung maximum profit nila, production, and then for the protection of their land, their plants, and also the environment. For the soils laboratory, nakabili kami ng latest equipment, special spectrophotometer equipment, wherein we can analyze at least 16 elements at one time. Nung una, paisa-isa lang, and then yung macro elements lang ang nakukuha natin na NPK, mga ganyan, copper, mga ganyan lang, calcium, phosphorus. Ngayon is mas marami. Yung ikalawa naman yung Regional Crop Protection Laboratory Center is focuses on the pesticide analysis, especially now na andun tayo sa food safety, in compliance sa food safety. So yun, pesticide analysis, and then production of biocontrol agents, yung earwig, and of course diagnosis of plant and pest diseases dito sa lambak ng Cagayan. At they are also very strong in the networking with the surveillance, plant surveillance and early warning system group. Yung mga results ng test, they provide it immediately
para kasi makontrol agad yung sakit sa mga halaman. Yung ikatlong laboratory na nandito sa CVL is yung Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Yung laboratory yun ay nakafocus sa pag-analyze ng mga sakit ng mga hayop. Lahat ng klase ng hayop dito sa atin. Meron kaming researches or projects na mag-develop ng mga test kits, location-specific test kits, biocontrol agents na location-specific. Ang isa ngayon is yung biodewormer, wherein nagagamit yon na ipang-control sa bulati ng mga kambing at tupa. At yun ay nire-recommend namin sa mga organic farms kasi hindi gumagamit ng chemicals. Ganon. And then also, gumagawa kami, nag-isolate kami ng mga microorganisms para kasi ma-map natin kung saan yung sakit dito sa lambak ng Cagayan at ma-i-profile natin. At yun ay tulong sa mga planners natin, makakatulong sa planners natin sa national at saka local government. We have already mapped anthrax and rabies. So ngayon naman, ang minamap namin is yung mga sakit na nakakahawa sa mga tao. Yung sa disease mapping namin, ginagamit namin ang molecular diagnosis and GIS-based modality para agad-agad maibigay namin sa mga nangangailangan ng mga maps, disease maps namin and profile, ganun. We also mentor mga students sa researches nila at mga ibang farmers ay tinitrain din namin on how to prevent ng diseases sa kanilang mga animales. Sa ika-apat naman na laboratory, yung Regional Feed Chemical Analysis Laboratory, yun ay isang laboratory para pag-analyze naman ng mga feeds, feed ingredients, at saka mga mixed feeds. At saka, nag-analyze din kami yung mga forages and other plants para sa mga ruminants. Ang latest naming test sa feed lab is yung mycotoxin analysis. Ang mycotoxin, ang isa doon sa pamilya ng mycotoxin is yung aflatoxin, wherein it's very detrimental not only to the mankind but also to the animals. May massive analysis kami ngayon ng aflatoxin. May field testing kami at may laboratory screening, and then dito yung detailed na in-depth analysis ng aflatoxin. Lahat ng ito ay para sa protection, hindi lang sa tao, pero para din sa hayop. And also, na this CVL magiging venue namin for researchers, especially working on agriculture projects. And lastly, it's also a hub, a training hub for would-be laboratory technicians and researchers and mga modernized farmers. Thank you.
CBL is our gift to Cagayan Valley farmers to support our farmers in attaining maximum production. They are climate resilient and they have sustainable increase in income. With the addition of new and modern facilities, equipment in the laboratory, we have increased the number of clients. We have shortened the testing period and waiting period of the farmers. Nalelessen na namin yung deaths and then losses due to malnutrition sa plant man or sa animal, and then also losses due to plant and pest diseases. Yun yung isang impact. Ito ay na-establish, na-establish natin para makatulong sa massive soil analysis sa ating mga rice and corn areas. We have upgraded equipment that can analyze many samples in a day, so that sa isa o dalawang taon sa buong area ng rice or corn ay kaya nating i-analyze at maibigay natin yung hustong rekomendasyon sa pag-apply or pag-aabuno sa ating maisan at saka sa palayan. Higit sa lahat ay sinisiguro namin na maganda ang serbisyo nito, at bilang patunay ay i-enroll namin, i-envision namin ng ating laboratory na Cagayan Valley Integrated Agricultural Laboratory will soon, at the earliest possible time, be certified by so-called ISO in order to be globally, we can say globally competitive. Way back 2011, pinag-usapan namin ng maigi kung anong magandang gagawin tungkol sa integrated laboratory. After 6 months, unti-untong lumiliwanag, and immediately thereafter, I sought the approval of the Honorable Secretary for the construction of the said integrated laboratory. Ang number one agency na nagbigay ng lakas sa amin dito sa Lambak ng Cagayan ay walang iba kundi ang number one, ang Bureau of Agricultural Research, headed by Dr. Nick Eliasar. Itong integrated lab ay number one sa kanilang mandate, at hindi kami pinabayaan hanggang hindi natapos. Aside, of course, from the Bureau of Agricultural Research, we also conferred with the Bureau of Soil and Water Management, headed by Dr. Silvino Tejada, because yung mandate naman nila, ng kanilang agency, I should say, is of laboratory operations. At the start of the conceptualization, nandiyan na si Director Jennifer ng Bureau of Plant Industry. Hinding-hindi namin makakalimutan ang suporta ng ating magiting na secretary at ang kanyang mga staff sa Office of the Secretary. Ang CVL ay isang, sabi ko nga, regalo namin sa Department of Agriculture sa mga mamamayan ng Lambak ng Cagayan. Ang aming mga farmers, na lalong-lalo na sa Lambak ng Cagayan, ay dapat magpakita na, magpa-analyze na, otherwise magsisisi sila kung manatiling mababa ang kanilang production. You are most welcome to visit our laboratory. Hindi lang bibisita, kundi you avail of the services. Our primary services are para Cagayan Valley farmers. Pero hindi namin nililimit ang aming services dito sa Lambak ng Cagayan. Anybody in the Philippines, especially our neighboring regions, are welcome to bring in their goods and
give requests for testing.